Kumusta mga amigo? Russell Westbrook, sinagot na si Magic Johnson. Kevin Durant matagal mawawala at LeBron James tinira ni Kawhi Brown. Yan ang pag-uusapan natin mga amigo, pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na amigo bilang suporta. Sa laban ng Pelicans at Brooklyn Nets ay nagkaroon ng injury ang Nets superstar na si Kevin Durant nang itong si Herbert Jones ng Pelicans ay nag-drive to the basket at ang kanyang bantay na si Bruce Brown ay tumalsik at nadiinan ang tuhod ni Kevin Durant. Sinubukan ni Durant na maglakad-lakad muna para malaman kung kaya niya pa, ngunit talagang sobrang sakit at umalis na ito mga amigo sa playing court. Ayon sa Brooklyn Nets reports, ang lumabas sa MRI ay nagtamo si Kevin Durant ng MCL sprain sa kanyang kaliwang tuhod. Ayon sa NBA insider na si Adrian Wojnarowski ng ESPN, mawawala si Kevin Durant ng at least 4 to 6 weeks mga amigo, so pwedeng after ng All-Star break, makakabalik si Durant. Ayon naman dito kay Jeff Stotts na ang recovery ng MCL sprain ay nakadepende kung gaano kalala ang sprain or pilay. Ang average na pagkawala ng isang grade 1 sprain sa NBA ay aabot ng 17 days at ang laro na posibleng mamiss nito ay pwedeng 8.5 games. Samantalang, ang grade 2 sprain ay aabot sa 41 days at posibleng hindi makapaglaro ng 21 games. Ayon sa report na si Kevin Durant ay mayroong grade 2 sprain, kaya ganong katagal ang kanyang recovery period mga amigo. Sumasama ito mga amigo para sa Brooklyn Nets, lalo na si Kevin Durant ang inaasahan ng team. Si Kyrie Irving naman ay makakapaglaro lang kapag hindi home game ng Brooklyn Nets. Kaya need talaga mag-step up ng iba. Samantala, matapos ang masamang pagkatalo ng Lakers versus Denver Nuggets ay inulan ito ng mga samot-samong kritisismo. Isinadyan ang Hall of Famer at NBA legend na si Magic Johnson na ayon pa nga sa kanya, okay lang daw na ma-outplay ng kalaban ang Lakers, huwag lang makita ang kawalan ng effort at eagerness na manalo. At deserve daw ni Jenny Bass ang mas maganda o mas mabuti kaysa dito. Nang matanong naman ang guard na si Russell Westbrook sa sinabing ito ni Magic Johnson ay sinabi niya na wala daw siyang reaksyon tungkol dito sapagkat lahat naman daw tayo sa mundong ito ay may karapatang magbigay ng sariling opinyon sa kahit na anong issue. Pwede mo nga na itong tanggapin at tumakbo, or pwede mong tanggapin sa kabilang tainga at palabasin sa kabila, or pwede mong piliin na huwag tumugon dito. Dagdag pa ni Russell Westbrook, si Magic Johnson nga daw ay may karapatan na magbigay ng sariling opinion nito. Wala naman daw ito araw-araw at hindi naman daw ito nasa kanila araw-araw. Kaya wala daw itong alam kung ano ang nangyayari sa kanila sa loob para maayos ang mga bagay-bagay. Kaya wala daw siyang response patungkol sa sinabi ni Magic Johnson. Pag nasa isa ka sa pinakasikat na franchise tapos si LeBron James pa ang nangunguna, talagang napakaraming kritisismo ang darating lalo na kapag talo ang team. Yan ang common na kinakaharap ni LeBron James sa kanyang buong career. Tinul out ng former Lakers player at former first overall pick na si Kawhi Brown si LeBron James na iwasan daw ang pagtira sa malayo gaya ng ginagawa ni Stephen Curry dahil hindi nito mananalo ang Lakers at hindi pa ito gumagana para sa kanila. Dinagdag pa ni Brown na dapat mag-focus ang Lakers sa loob lalo na dito kay Dwight Howard na bigyan ng maraming minuto at mag-flow ang opensa sa kanya para mas maging motivated din ito defensively. Hindi mo nga na pwedeng asahan mga amigo na ang 30 years old plus coming off the bench ay magiging ready all the time. So, sinasabi ni Brown na dahil sa lack of playing time ni Dwight Howard ay hindi ito napapakita ng magandang paglalaro or kagustuhan na mag-perform ng maayos. May point nga naman mga amigo itong si Brown. Kung titingnan natin, si Dwight Howard ay talagang legit na center at maaasahan offensively at defensively, lalo na kapag nagamit talaga ng maayos. So, it's up to the coach mga amigo. Si Kawhi Brown ay isang center din mga amigo, kaya malungkot siya para dito kay Dwight Howard. So, ano ang masabi mo sa video natin ngayon mga amigo? Mag-iwan ng comment, like, and share. Hanggang sa muli, God bless!